Marami sa ating gusto magkaroon ng good life. Of course, siguro lahat. We like to have a good life. Nobody would like to have a bad life or a substandard life. But how can we have a good life? Sandali po tayong manalangin. Amang Diyos, sa sandaling ito, aming po inilalapit sa inyo ang mga puso. Pakabanalin mo kami, pakalinisin kami, at hugasan mo kami, Panginoon, ng lubusan. Nang sa gayon maging ganap ang pagkilos niyo sa aming buhay. Patuloy niyo kami, Panginoon, na bigyan ng linaw ng isip, maiwaan namin ang iyong mensahe. We pray for a simple, brief, and anointed message for each of us today. Nawa, Panginoon, maging pagpapala ang pagtitipo namin, hindi lang sa inyong pangalan, kundi maging sa pangalan ng Iglesia. Makita nawa, Panginoon, sa aming buhay ang epekto ng pag-iipon-ipon na ito, ng aming pagsasama-sama na ito'y magkaroon ng magandang bunga sa aming pananaw, sa aming ugali, sa aming pamumuhay. Lukuban mo po kami ng Espiritong Banal at kayo po ang siyang manguna. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil. And we welcome only your Holy Spirit. Descend upon us in power and majesty. Lead us. Change us. We seek you in Jesus' mighty name. Ano kaya ang malalagay sa isang magazine? Halimbawa, mayroong magazine na ang title, The Good Life. Ano kaya yung mga laman doon ng mga articles? Ano yung mga laman ng mga ideya doon? How to have a good life. Today, we're going to talk about 5 steps in having a real good life. And let us compare our common notions of what good life is and how it could be had through and with these 5 points that we're going to discuss. First, in order to have a good life, you've got to think about the good. Sabi sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ang lahat daw ng ginagawa natin at mga pananaw nag-uumpisa sa pag-iisip, sa iniisip pa lang. So when we control our thoughts, when we begin with our thoughts, that is the way to have a good life. And to have a good life, think about the good. Whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent or praiseworthy, think about such things. So, pag nag-iisip tayo, ano ba yung maganda? Ano pwede kong isipin? Ano ba yung matayog? What is noble? What is great? Ano ba yung tama? Ano ba yung malinis? Ano ba yung kaibig-ibig? Ano ba yung kahanga-hanga? Yun ang mga dapat iniisip. So, paano tayo magkakaroon ng good life kahit kayo may pagkain na masarap na nasa mesa, kahit maganda ang kwarto at ang higaan at maganda ang kama at magaganda ang ating mga damit at sasakyan, paano tayo magkakaroon ng good life kung we have bad thoughts? Iisip ka lagi ng hindi maganda, nagpaplano tayo ng hindi maganda, binibigyan natin ang mga pangit na interpretation ng lahat ng nangyayari, paano tayo magkakaroon ng good life noon? That's why many people wonder why despite the fact that they are surrounded by many nice things, they still have a very terrible life. Because everything outside of your body is too far away already. What is important is what is inside of our hearts, what is in our mind, what is in our soul. Think about the good. And then number two way in order to have a good life is to look for the good. So hindi lang iniisip, hinahanap ko ano yung good. Sabi sa Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So una, para magkaroon ng mabuting pamumuhay, ay mag-isip ng mabuti. Pangalawa, maghanap ng mabuti. Sa kapwa natin tao lalo na, hanapin natin kung anong mabuti. Kasi kung hanapin natin kung ano yung hindi maganda, meron din. Marami nga. Sa bawat event, nagkaroon ka ng isang ganitong trabaho, merong maganda, meron din hindi maganda. Minsan, meron tayong mga pangarap na nakamit, merong magandang daladala yon at meron din yung hindi magandang daladala. Sa tao, merong maganda at merong hindi sa kanyang ugali. Merong maganda at merong hindi sa kanyang aesthetic o sa kanyang anatomy. Pag ang atin pong laging hinanap ay yung pangit, lulungkot tayo dahil ang dami-daming pangit nating makikita. Ang dami-daming kapangitan sa buhay. Halimbawa, naghahanap kayo ng mga orchids na rare o naghahanap kayo ng perlas o naghahanap tayo ng magagandang furniture, o naghahanap tayo, nagkokolekta tayo ng magandang ganito at magandang ganon. Di ba tuwing magtatagumpay tayo sa ating hinahanap at nakikita natin yun, nadadagdagan ang ating kaligayahan. Kasi ang hinahanap natin, maganda. Pag nakita tuloy natin, salamat at nakita ko.
Eh kung naghahanap kayo ng lahat ng patay na daga, magtatagumpay kayo, wow, successful ako, I found what I'm looking for. But will you be happy? No, I don't think so. Pag naghahanap kayo ng mga lahat ng bulok na bagay, pag nakita nyo yon, edi kasama na kayo ngayong aalingasawa ng hinahanap natin. Pag naghahanap tayo ng lahat ng mga hindi mabuti, makikita at makikita natin yon. But will you be happy succeeding in your quest? That's why we should look for the good. Halimbawa, kayo nagseselo sa inyong asawa, o boyfriend, o girlfriend, may mga iniisip kayong masamang nangyayari. Diba? Bintang man o hindi. Nag-research kayo ngayon dahil hinahanap nyo. Kung nakikita nyo ba, natutuwa kayo. Oo nga, totoo pala na ang sekretaryan ko nakakalong pag nagtatype. Natatunayan nyo. Napalitratuhan nyo pa sa isa ninyong tik-tik. Oo nga pala, hindi pala nagpunta sa meeting, kundi nagpunta dun sa kung saang motel. Okay, nakita nyo ang hinahanap nyo, pero sumaya ba kayo? Kaya ang hinahanap dapat, yung maganda. Hindi ko naman sinasabi, huwag yung manmanan ang inyong mga mahal sa buhay, di ba? Kaya lang, tiyakin lang ninyo na handa kayong makita ang makikita ninyo. Sapagkat yung naghahanap ay nakakakita. At lulungkot kayo. Kaya, anong hahanapin ko? Ano ba sa tao? May anak ako, anong hahanapin ko? Mga kapintasan niya? May marami akong makikita noon. Lulungkot ako. Meron akong asawa, meron akong nanay, meron akong kapatid, meron, hahanapin ko yung pangit. Meron niya ako makikita. And every time that I succeed in trying to find what I'm looking for, the sadder I get. And the more miserable I become. Gusto niyo magkaroon ng magandang buhay? Look for the good. Kasi hindi naman nawawala yun eh. Kahit pa nga isang tao, ang daming kapintasan, meron pa ring good because every person was made in God's image. So what do we do about that? Look for Christ in every person. Sabi sa Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Now, nasa na si Jesus? Hahanapin natin siya sa bawat tao kasi everybody was made in God's image. So hinahanap mo ngayon, what is godly, what is nice, what is true, what is good about a person? And definitely, if you're going to look deep enough, you will find it. Lalo yung mga relasyon na hindi na natin kayang palitan pa, ang hanapin nyo na lang yung maganda. Kasi habang nakikita nyo yung hindi maganda, lalo lang kayo nawawalan ng daanang ituloy pa ang relasyon na yan, eh wala na lang kayong choice. Lalo asawa nyo. Yun na yun. Nakakapamili ba tayo ng nanay o tatay? Nakakapamili ka ba ng biyana? Nakakapamili ka ba ng anak? Hanapin na lang what is true and good and beautiful. Dahil yun ang maganda. Dahil meron din namang untrue and bad and ugly about everything. Katulad ng mga press, pag nagpupunta sa Pilipinas ang international press, walang alam litratuhan kundi Smoky Mountain. Kaya actually, palagay ko yun ang tinutukoy ng dating press lady, look for the true, the good and the beautiful, like halimbawa, Chocolate Hills, o mayon, volcano, nandun din naman yun, true rin yun, good pa, beautiful pa. Ba't ang hinahanap mo yung ugly? We cannot be happy. So number three, to be happy in life, to have a good life, listen to the good. Ang pakinggan lang, yung masarap pakinggan, yung maganda. Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. So kung yung faith, which brings salvation, comes by hearing, edi pwede rin magkaroon tayo ng damnation that comes from hearing. Napakinggan mo, kulto. Napakinggan mo, sinungaling. Edi napunta ka ngayon sa kapahamakan. Di po ba? Pag ang pinakikinggan mo halimbawa ay magagandang bagay tungkol sa isang tao, namamahal mo yung tao. Pero subukan yung pakinggan lahat ng pintas ng lahat ng tao tungkol sa kanya, mawawala na naman tayo ng gana. Pinipili natin ang pinapakinggan. Kung pinipili ninyo kung sinong tao ang papasok sa inyong bahay, at kung sinong tao ang papasok sa inyong kusina o kwarto, lalo naman dapat nating pinipili kung ano ang pumapasok sa ating tenga dahil masyadong personal na yun, nakasangkot naman ng pagkatao ko at bukong kaluluwa with what I hear. Alam nyo, nagkaroon dati ng isang experiment about plants. Dalawang group of plants, and of course the laboratory experiment tried very hard as much as science could afford na i-duplicate ang sitwasyon ng dalawang grupo ng halaman in terms of moisture, soil content, life, lahat-lahat. Kapareho. Ang pinagkaiba lang, yung isang grupo ng halaman, binugbog ng pakikinig ng classical music, at yung isa binugbog ng pakikinig ng rock music. Yung halaman, pinugtugan. Alam nyo, matapos ng ilang araw, yung halaman na nakikinig ng rock music, naluoy. Naluoy. Dahil nakinig siya ng rock music, kahit pa nga wala siyang tenga, naluoy siya.
Alam nyo kung ano ang karakter natin na ididikta kung sino pinapakinggan natin. Kung mahilig kayong makinig sa mga chismosa, magigibigan ganun. Kung mahilig tayong makinig sa mga mahilig mag-criticize, magiging ganun tayo. Kung mahilig tayong makinig sa mahilig magreklamo, nagiging reklamador tayo. Pero pagka nakikinig ka doon sa taong mahilig pumuri sa kapwa, yung maganda ang sinasabing balita, di po ba? E di, sasaya tayo. Gaganda yung ating buhay. Walang karapatan ng sino mang tao na pumunta sa inyong buhay at tambakan ng basura ang tenga nyo. Spiritually. Yung ang ganda-ganda ng mood ko, tumigil ka, ayokong pakinggan ang mga sinasabi mo. Yung, you are going to rob me of my happiness. You're going to rob me of my joy. You're going to rob me of my, for instance, goodwill. Kaya pinapakinggan po natin yan, listen to the good. Pero may mga tao, sad to say, walang hinahanap pakinggan, kundi yung pangit. Walang ginagawa, kundi hanapin ang nakatago, hukayin ang nakahukay, buksan ang nakasara, at amuyin ang tinatakpan. Kaya anong nangyayari sa kanila? They become rotten. They get rotten. They become miserable. Hindi maganda yung inililihim na ng tao, hinahanap mo pa. I was talking recently with one person who's the sister of a celebrity. May kanikanya na silang pamilya. At nagkita kami doon sa bahay ng celebrity na yon. Sabi ko sa kanya, madalas ka ba nagpupunta dito? Sabi ng kapatid, hindi. Hindi ako nagpupunta dito kung hindi ako pinatatawag ng kapatid ko na celebrity. Dahil malay ko naman kung anong eksena ang aabutan ko sa kanyang bahay. Eh kung abutan ko siyang may kasama o may kasiping o may kaganito o kaganon, bakit naman ako papasok sa kanyang bahay para abutan ko ang mga ganong bagay? Sabi niya, hindi ako nagpupunta rito kung hindi ako pinasusundo. Meron namang mga tao, nakasara na nga yung kwarto, ipipilit ang buksan at pag pinigil mo, ipapasok yung ulo, titignan kung ano yung laman ng loob ng kwarto. Nagahanap talaga. Nagahanap ng maririnig, nagahanap ng makikita na ipinagkakait sa kanya pero pilit niyang kinukuha. Don't you know that it cheapens the person to do that? May mga tao na, heto na nga kayo, nag-aanasan, pabulong na kayong mag-usap, lalapit pa, tsaka talagang pilit yung tenga, pang lumalapit sa'yo. Ayaw na nang iparinig sa kanya, inaalam pa. We should practice good manners in this area. Alam mo ng taong walang class. Yung class o walang class, hindi yung mahalang suot o maganda ang damit. Hindi ganon. Yung may paggalang sa sarili. Yung taong may dignidad kahit ang hirap-hirap niya. Pero alam mo na, hindi nakikinig sa mga ganon. May paggalang sa sarili, ginaggalang mo. Mahalaga sa mga Christians, class. Hindi yung sa mahal ng taste o nabibili. Hindi na pinag-uusapan sa pagiging class. Yung meron tayong dangal. So we listen only to the good. But not to be ignorant, hindi naman tayo yung, ikaw mo, nakatakipang matatenga sa katotohanan. Inaalam din natin, yung kailangan lang malaman. Pero hindi na kailangan pa, hindi na natin yan inahanap. At nang sa gayon, hindi mabawasan ang ating kaligayahan. Alam nyo, habang dumadami ang alam ng isang tao, dumadami lang ang dahilan para sa malungkot. Pero hindi naman ibig sabihin, manatili tayong mangmang at walang alam. Dapat din tayong may alamin. Pero dapat lagyan natin ang hangganan kung anong dapat natin marinig at hindi. Pero mga tao, hey, alam mo ba kung sino yung kasama niya kagabes ko? Hindi, pero ayokong malaman. Bakit ko lang ang malaman? Kung gusto niyang malaman ko kung sino yung kasama niya, di itinawag niya sana o pinakita sa akin. Tinatago na nga, aalamin ko pa. Mukhang yatang bad manners yun. Kaya sa mag-asawa, may right kayong alamin, dapat alam niyo. Di po ba? Kaya sa mga anghi mag-asawa, wala na kayong pakialam doon. Kailangan eh, binibigyan natin ng privacy. Maski anak natin, pag may edad na, kapatid mo, binibigyan natin yan ng privacy. And number four, how to have a good life? Talk about the good. So, tinitingin natin yung iniisip, tinitingnan, pinapakinggan, at ngayon, lalo na ang pinag-uusapan. Sabi ng Psalm 105 verse 2, sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Ang dapat daw pinag-uusapan, ang dapat sinasabi, in fact, pakanta pa nga, eh yung lahat ng magandang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Pero yung mga taong malulungkot, those are not having a good life, analyze niyo sila. Ang pinag-uusapan nila is not what God does for them, but what God doesn't do for them. Hindi nila pinag-uusapan na ina-appreciate kung anong meron sila. Ang lagi nilang topic kung anong hinahangad nila na wala. Hindi nila ina-appreciate kung anong ibinibigay, ang iniisip nila at lagi nilang pinagtutuunan ng pansin yung ipinagkakait. And remember this, Christian, if you always complain to God,
very soon you will be complaining about God Himself. There is a very thin line between complaining to God and complaining about God. Because the moment that you complain to God, it means you do not agree with the way He is running things. Kaya napakadali nang lumabas at sumunod yung temptation to complain about God. And when you complain about God, guess who your audience is? Si Satan ang nakikinig nun. Telling, sige nga, ano, paano? Paano mga reklamo mo? Hanggang mamaya, mawalan ka na ng gana sa Diyos. Kaya may mga tao, nawawala ng gana sa Diyos, nawawala ng gana sa church, nawawala ng gana. I don't mean a particular local church. Kung nawalan ka ng gana sa isang local church, ang mahalaga, nagkagana ka ba sa iba o may gana ka pa rin sa Diyos. Hindi naman kung local church yung inalisan mo, umalis ka na nga sa Diyos. Dahil ang Diyos naman, ang dami-daming churches nandun siya. But the point is, when we continue to live in complaints, to talk about our complaints, we begin to be very sad. Samantalang ang sabi, sing unto Him, sing praises to Him, tell of all His wonderful acts. Lagi kong binabanggit, meron ba sa ating nahulog sa hagdan ngayon? Ngayong maghapon, meron ba? O kita nyo, pwede natin sabihin, napakabuti ng Diyos. Iningatan niya ako, hindi ako nahulog sa hagdan today. Dahil may mga taong nahuhulog, di po ba? O gano'ng karami sa inyong nasagasaan kanina ng truck? Wala, dahil nandito tayo. Ang dami sigurong nasagasaan, dahil araw-araw pwedeng may masagasaan. Meron ba ngayong nasunugan ng bahay kanina? Wala. Samantalang hindi mawawalan dito sa planetang ito ng nasunugan ng bahay ngayong araw na ito. Di po ba? Ang dami-daming ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung minsan, ang lagi lang nating binabantayan, kung ano yung naibigay, pero yung ding, hindi niya ibinigay, hindi niya pinayagang makarating sa atin, tulad ng mga sakuna na yan, ng mga diluvyo na yan, nalilimutan natin ipagpasalamat. Nagpapasalamat ka lang pagka, wow, nagkaroon ako ng bonus na 20,000 pesos o kumita ako ng 10 million. Pero hindi ka nabagok kanina na hindi ka pa kailangan dalhin sa Amerika para operahan ng utak at gumasta ka ng 1 million. Hindi ka nagpapasalamat na, Lord, salamat sa 1 million na hindi ko natanggap pero hindi ko kailangang utangin para gastahin. Salamat pa rin yun. Ang dami-daming ipagpasalamat. Kaya sabi, talk about the good. Meron akong suggestion sa inyo, mga kapatid. Pag dumadating yung moment na nade-depress kayo, na parang wala namang kwenta ang buhay, kawawa naman ako, lugi naman ako, mabuti pa yung pinsan ko, may kabuhayan, mabuti pa siya, ganito, ganyan. Yung sabi ni Shakespeare na, desiring this man's art or that man's cope with what I most enjoy, contented least. You sit down and write down your blessings. Kung anong ginawa sa inyo ng Diyos at hindi ginawa. Diba? Salamat Lord at hindi ako halimbawa paralyzed from the neck down. Alam natin yung mga ganun tao. One of the gazelles fell from a horse. Very, very wealthy people. Pero na-paralyzed from the neck down. Of course, we sympathize with him and we sympathize with the family. Pero, did you ever stop to thank God? Salamat Lord, hindi ako paralyzed. Yung iba nagre-reklamo ang pangit ng boses ko, parang nabibiyak na kawali. Pero yung mga taong pipi, hindi ba? Salamat, hindi ako pipi. Yung mga nagre-reklamo sa kanilang buhok na kinky, salamat, hindi ka kalbo. Ang dami-daming dapat ipagpasalamat. Pero ang nakoconcentrate natin, yung dapat ipagreklamo. Kasi sabi, talk about the good. So when you are depressed, I suggest you sit down and write 10 blessings that the Lord has given you or the Lord has not given you the past 2 days or what? Kung depressed na depressed kayo, gawin yung 50. Talaga maghanap kayo. Ano pa mga ipagpapasalamat ko? Di ba? Ay, salamat, wala ako sa Bosnia. Na Pilipina ako. O, salamat, masarap akong malakhak. Hindi mo ba? May gift ako of laughter. Salamat, ganito ako. Salamat, ganyan ako. O, di ang dami-dami ang dapat ipagpasalamat. Pag tumatawa daw tayo, lumulusog tayo, tsaka nare-relax yung mga muscle. Kaya lang, pag sobrang tawa, baka kayo manigas at matumba kayo dyan. Kaya mag-iingat din ko. Hindi mo ba? So, talk about the good. Pag may tao, halika, pag-usapan natin kung anong mabuting ginagawa ng Diyos. Pag-usapan natin ang mabuting ginagawa ng nanay ko. Hindi laging nakakainis sa ginagawa ng nanay ko. Once in a while, you talk, para lang i-ventilate yung feeling dahil baka naman pag laging inipon, sumabong ka at manigas. Pero hindi dapat laging ganun. Boring na yun. Kung minsan, pag may kataong, alam mo, pag lumapit sa'yo, may ibubulong agad about somebody, nakakatakot ng kausap. Nakakawala ng joy. So finally, number 5, to have a good life, ano na nga tayo? Think of the good. Look for the good. Listen to the good. Talk about the good. And finally, do the good that you could do.
Sabi sa Hebrews 13:21, the Lord thou equip you with everything good for doing His will. In other words, ang lahat ng ibigay na equipping sa atin ng Diyos, ibinigay so we can do His will. Kung binigyan ka ng magandang boses siguro, yan eh, para umawit ka para sa Panginoon, binigyan ka ng talino para siguro magturo, binigyan ka ng mga kayamanan para makatulong ka sa mahihirap, sa work ni Lord, binigyan ka ng ganito, ng ganyan, all to do His will. Kasi sabi ng Hebrews 31, God equips you with everything good for doing His will. Hindi ka binibigyan ni Lord ng something good para lang yung sa iyong sarili. Binibigay ni Lord for doing His will and that He may work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ. Kaya ano bang mga kakayahan ko? Gusto kong maging masaya? Magkaroon ng katuturan ng buhay ko, I will do good. Alam niyo kasi, pagka gumagawa tayo ng maganda, una, we feel good about ourselves. One of the most terrible things that can happen to a person is to have a low self-esteem. Yung parang wala akong katuturan, wala akong halaga, magbuhay ako at mamatay, ilibing o bumangon, pareho pa rin ang planeta. Pag ganyan ang feeling natin, nakaka-depression. But when you do good, when you know that what you do makes a difference in people's lives, you will feel good about yourself. Whether your good deed is acknowledged or not, you will feel good and you will have a good life. But, may isa pang advantage in doing good. When you do good under general circumstances, people will also acknowledge it and do good in return. Bihirang-bihirang, yung ginagawa mo ng mabuti, sinusuklayan ka ng masama. At kung mangyari man yun, ang Panginoon naman magsusukli sa iyo ng mabuti, hindi ka pa rin nalugi. It's good to do good. And when we do good, you know what happens when we do good? More people love us. And we need people, especially we need loving people, to have a good life. Yung iba, hindi masarap ang buhay kasi mahal na nila yung sarili nila. Wala na tuloy magmahal sa kanila. Dahil sa kanilang pag-ibig sa sarili, naiinis na yung iba, doon lagi na sarili lang nilang iniisip, wala nang nagmamahal sa kanila. At ang pinaka-nakakalungkot sa buhay, yung gigising ka sa umaga, sabi mo, good morning myself, hello myself, I love you myself. Kaya mahalaga po, to do good. And when we do good, we vacate a space in our hearts so that good can come and replenish us. Important things. You want to have a good life? Akala ng iba to have a good life, pag nag-survey ka, kailangan mo ng kotse, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng magagandang damit, kailangan mo ng maraming degree, kailangan mo ng maraming pera, magagandang alahas. Well, these things are nice. Pero nice lang po yan kung dagdag na. Pero kung yan lang ang meron tayo, we have nothing. Go and get a life. Because there are many people who only exist. They don't have life. And so we should go and have a life. Mabuti na lang, lahat ng bagay na itong napag-usapan natin na nakabase sa scripture ay hindi ko lang ang bilhin. Hindi mo kailangan ng pera para magkaroon ito. Dahil kung gano'n na naman, baka marami na naman hindi maka-afford. This is not anything that you have to spend on. In fact, you cannot buy it from anywhere. You only have to decide in your heart. And the Lord, as He allows you and enables you, will give you a good life.